yun na tulad ng sabi ko kanina, when you're given a gift of immortality, ang dami mo pwedeng gawin para dito. Kumbaga, pwede kang maging outlaw, kumuli ng mga kriminal, hindi ka namamatay, pwede kang gumawa ng iba't ibang bagay, pero ito nga, si Lorenzo pinili niyang mag-concentrate sa medisina. And parang yun nga, parang sinasabi nga nung executive producer namin, it's a story of an immortal man, again, going against all odds. Paano ka pagmamahal ng mamatay ang mga yun nga, yun lang isang dilemma. Na kaya umiiwas rin dahil sa panganib at dahil ayaw niyang mamatayan ulit, makitang namamatay yung mga minamahal niya na outlet. Okay, and sana yung mga lalaki, pag napanood nila, medyo tularan niya yung character. Kasi, kahit pinagtatabuyan na siya ng babaeng mahal niya, kahit anong gawin sa kanya, talagang pinaglalaban niya yung feelings. Hindi siya sumusuko. Hero mo na nagligtas sa'yo. Tapos, dumating sa 20 years after, nakita mo ulit yung kamukhang-kamukha ng hero na yun na hindi mo makalimutan. Anong gagawin? E di bata pa. Bata pa lang na meet na niya yung character. Yung hero na sinasabi niya. Yung hero na yun na niligtas siya sa sunog. Magkaedad sila? Hindi sila magkaedad. Siya si Montia. Ha? Ikaw si Montia, di ba? Oo, Montia. Bitch okay. Siya ka nung mutiya. Bali, yung 8-year-old na Sophia, nagka-hero, nakita niya yung si Emil na character ni Paolo. Ayun sa bahay na parang welcome, parang ano gano'n? Yung sa bahay na nasusunog. Long hair ako. Oo, long hair siya doon. Nasusunog nga pala sa trailer, sorry. It's uncorrected ka. Yun yung highlight na, ano gagawin mo kung makita mo yung hero mo 20 years after, and ma-fall in love ka sa kanya. Oh my God, iba na. Kasi nung admiration ng 8 years old, after 28, after 20 years, may feelings.